Ano, Jake, yung ayos ba? Yan, ito na yung itsura niya pag na ikabit na lahat yung step. Yan, yan, papabarinahan ko na lang to. Yan, okay na to mga kabayan. Ito na yung mga nalinisan natin. Ito naman yung gagawing gabay, 2x4. Yan, bibilugin na lang namin yung kanto nito. Yan, kumpleto na ito doon para sa bakal. Ang kulang na lang yung ipapatong doon sa simento na spiral, yung paikot. Yan, magsasample na kami mga kabayan. Ipipix na namin to. Yan, ang una natin ikakabit mga kabayan, itong unang step dito. Yan, kasi yung medyo mahirap-hirap lang naman yan, yung mga tumatama sa tubo. Kasi papaitan pa yung dulo niya, yung tumama dito. Yan, isuot mo muna dyan sa butas para masukat natin dito. Yan lang naman ang mahirap dyan. Yan, ito lang naman mga kabayan yung mahirap, yung tatama dito sa tubo. Kasi dito, madali na lang. Yan, guguhitan lang natin yan ng ganyan. Tapos yung trace, yung galing dito, yung iuusog niya. Yan, yung kung ilan yung sukat dito sa kung saan hanggang yung guhit nyo, yun ang isusukat nyo dito. Yan, guhitan mo, GK. 3 cm. Yan, ito yung tatanggalin natin. Yan, iiskwalahin natin dito para ito na yung guide natin. Hanggang yan yung papaitin natin tapos dito sa kabila. Yan, sige, salpak mo, sige. Yan. Ito na yung sinukat natin kanina ng 3 cm. Tapos itong binatakan natin dito sa mukha ng tubo. Yan. Yan, okay na yan. Yan, pag nailapat na to, mga kabayan, ang isusunod natin, ipapait natin to dun sa flat bar. Yan, itong iskruha na to, ipapait natin to. Yan, ito eh. Ipapait natin yan dito para lumubog. Lumubog itong flat bar. Ano, Jake, yung ayos ba? Yan, ito na yung itsura niya pag na ikabit na lahat yung step. Yan, yan, papabarinahan ko na lang to. Yan, dito, open lang lahat yan. Tapos dito, lalagyan to ng mga pako para pagkapitan ng simento. Yan, tapos ang pag-a-align nito, mga kapayan, dapat nakalibil to. Tapos itong kantong ito nito, dapat naka-align dito sa kanto. Yan, makikita nyo yung liwanag. Kailangan pag ginanon nyo, naka-align doon. Kasi pagtabingi itong sa taas, dapat nakaganyan yan, no? Makikita nyo, nakatabingi siya. Kailangan naka-align niya na ganyan. Tapos parehas siya nakalibel. Pwede namang gamitan nyo ng bara. Yan, gabay na lang yung kulang. Saka yung step dun sa paikot na yan. Yung simentohan na natin itong mga dolo. Yan, maganda na, nagmumukhang hagda na. Yan, didos lang na pako to. Pag napitan ng halo to, ito mabubunot. Ano, Jake, yung ayos na ba? Ayos. Lapat na lapat. Yan, lahat yan. Sunod-sunod lang yan. Sige, Jake, lagyan mo na ng lahat ng pako.
Yan, itong pag-i-screwhan, pinapa-primeran ko na kay J-King. Yan, pinauna ko na. Yan, habang nagpa-primer siya, ililiot ko na rin itong kwan. Yung gabay. Yan, ito yung pagpapatungan ng gabay. Yung sukat nito, yung pinakaibabaw ng gabay, 90 cm, galing dito sa dulo ng step. Yan, ganun din dun sa taas. Galing din sa dulo ng step, 90 cm. Ito na yung tansi na to. Yan, ito na yung kahoy na gabay. Yan, ang gagawin namin nito eh, ibabaon lang to dito sa tubo ng mga 1/4. Yan, papaitin lang to. Yan, ipapait lang ngayon dyan. Ano, J-King, hindi ba gumagalaw dyan? Yan, ito lang yung ipapait. Ay, nakapatong na yun dito sa kinabit naming flat bar na 1/8x1. Yan, tapos dito naman sa taas, yung ibabaw nito, 90 cm to. Galing dito sa dulo ng step. Yan, parehas din yan dun sa taas. Yung galing dito sa step na to, 90 cm din yan. Tapos itong huling step na to, kailangan dito sa finished floor ng second floor na to, 90 cm din yung gabay. Kaya maglalagay tayo dito na nakalibel. Yan, parang ito. Ito yung flat bar. Lalagyan natin dito ng kahoy. Kung saan siya magsalubong, yun yung tatabasin natin dito. Yan, pag ganun yan. Yan, tapos ito naman yung flat bar dito. Yan, pinait ko lang yan. Yan, nakapasok tong flat bar dyan. Yan, tapos naka-welding yan dyan. Yan. Yan, ito na yung pinait namin. Yan, medyo may siwang pa. Kunti pang adjust, J-King. Yan. Yan, okay na. Yan, ito yung nakalibel. Kwanto? 90 cm din to galing sa finished floor nitong second floor. Yan, kasi pag hindi natin linibel to, susubra yan dito na, sobrang taas na. Yan, tapos yung gabay naman dito, 90 cm din yan. Yan, okay na mga kabayan. Kuha na lang. Stick wheel na lang. Yan, pinapahiran ko muna mga kabayan kay J-King ng Solignum kasi baka anayin. Ano, J-King, baka may hindi mapahiran ha? Yan, ayos yan. Palibot yan o. Yeah, next. Yan mga kabayan, pinapatapalan ko na sa labas. Para wilong-wilo dun sa kabila. Tapos dito, rinitukihin na lang to. Andan yung isang kasama namin sa labas. Yan, kinakabit na namin temporary tong gabay para maikabit namin dito yung mga round bar. Para itong flat bar dito sa pag-i-screwhan, madiritso. Yan, pinakawaan muna namin ng DDoS na temporary lang yan. Para madiritso namin yung mga round bar dito na design. Man lang to, temporary lang to. Para maikabit namin yung mga design na round bar dito. Yan, ito yung ikakabit namin sa railing na round bar. Ang sukat nito 5/8, saka itong isa 3/8 naman to. Ito mo ka.
Yan, tapos dito naman sa mga pagitan nito. Dito naman nakalagay yung 3-8, yan. Yan, nakaganyan siya. Pero hindi lahat. Alternate, halimbawa naglagay tayo dito. Dito yung sunod. Yan, tapos pag dito naman tayo naglagay, dito naman sa baba yung mayroon. Yan, ito ang isang 3-8 na to. Mga kabayan, dito sa unang span ko ilalagay. Tapos yung sunod dito. Tapos dito na naman yung isa, yung kasunod niya. Alternate siya. Dito mayroong 3-8, dito wala. Tapos mayroon naman. Tapos dito na naman yung sunod. Yan, itong limang step na to, isusunod na lang namin to. Kasi wala pa yung in-order na kahoy ng kapatid ko. Kasi yung unang diniliver nito, may mga halong banakal. Yung may puti kabayan, yung hindi patigas. Kasi ito yung rubas ito. Yung iba may mga kasamang banakal, kaya hindi na namin ginamit. Yan, kaya isusunod na lang namin to. Yung ginamit pala naming gabay dito mga kabayan, 2x4. Tapos binilog na lang namin yung dalawang kanto. Saka linagyan namin sa ilalim ng grove para lumapat yung diunong flat bar. Tapos dito naman, lalagyan namin ang bilog. Tapos ito, bibilogin na lang to, gagrinderin na mabilog. Tapos dito sa kabila. Yan, kabilaan yan. Tapos yung bilog dito. Saka doon, mayroon din yan doon sa baba. Tapos dito, mayroon namang sukalo dito na 8 ang lapad. 5 cm yung taas. Yan, diretso yan doon. Pupunta doon sa dulo. Tapos mayroon pa siyang isang step dyan. Tapos yung limang step sa baba, isusunod na lang namin yun mga kabayan. Yan, hanggang dito muna mga kabayan. Maraming salamat sa panonood.